that he might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and long-suffering with joy. Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Who hath delivered us from the power of darkness, and hath justified us into the kingdom of his dear Son. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Ito muna tayo, sabay-sabay, let it go. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? Ulitin ko lang po sa 9, sabi dyan. For this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again sa aming bagong series of Colossians. I pray na kayo po magpala, Panginoon, na napakalang insights dito, Panginoon, ang learning, Panginoon, ang doctrine. I pray na ganahan kaming mag-aral muli. Masayin din namin ito, Lord, sa free time. At na hindi kami liliban, Panginoon, para makuha ng sustansya ng yung salita. At effort po kami, Lord, na pumunta lagi. Pray namin iba, Lord, na nilang kasama, Panginoon, especially mga sa JJX, Daddy Lord Stephen, Panginoon, ingatan niya po, Lord, sila. Iwas ako ng mga abiriya, Panginoon, sa ako na magkaroon silang kalusugan, kailangan nila, Panginoon, lakas. Hindi pong bawat isa dito, Panginoon, mga usubok. Ay kami po yung maging positive about the life that you laid up before us, Panginoon. Ganun talaga, may mga pagsubok, pero masaya kung itiharapin namin. May pagtitiwala sa inyo, Panginoon. So I pray na kayo pong mauna sa aming gabi, ngayong gabi, at sa aming pang future this week, at sa aming buong taon, Panginoon. So ilang po na kayo malulahati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapuna po. Tensya na po, mga dinaan na ako. Kape, sige. Salamat. Good evening po. Start po tayo ng bagong ating ano, no? Buong... Ipapakita ko muna sa inyo para magkaroon tayo ng kaunting background po, no? Yung ating... para sa mga bata rin. Natapos po natin yung... Philippians. Okay, ano ba yung Philippians, Pastor? Ano ba yung Thessalonians? Ano ba yan? Mga nagtatanong yung mga bata. Amen? Ito po yung mga churches. Okay? Mga churches yan, mga totoong churches yan. Dati, at parang kung ano tayo ngayon, ganun din sila. So, bakit puro lugar? Kasi nga, sa bawat lugar, may mga ano, ni-establish na church hanggat maaari. So, obviously, hindi lahat ganun ka... receptive, yung iba talagang walang wala eh. Hindi matyaga, pero parang gano'n na nga eh. Mismo, hindi kinaya, yung iba kasi walang pananampalataya, yung iba naman. Sabihin natin, dali. Ito yung magandang ano. So ito yung, yan. So more on, mapansin nyo, ito yung Europe, Africa, and then Asia, nagkasalubong dyan. Okay? Mga bata, sa mga lugar po yan, ha, kung napansin nyo dyan, yung mga, di ba may sira? Okay. Yan po yan, Mediterranean Sea, ang Israel, andito banda, yan, Jerusalem, Israel. Okay, ito yung time ng New Testament. So, nakita nyo kung gano'ng kalapit niya sa Egypt, di ba? So, kahit ngayon po, ang dami pong tao dyan sa mga lugar na yan. Eh, syempre, dahil sa mga gera, nakamatay din, ganyan. Pero anyway, ito po yung part, ito po yung malaking part dito, ito yung Turkey ngayon, no? So tama ba sila yung nilindol? Syria. Syria saka Turkey, di ba? Tama ba? Oh, Turkey. So yun, so nasa ano pala sila ngayon, no? And then, ito, siyempre yung Greece, and then doon pa Italy, no? So yung Rome. Okay, so malaking lugar po yan. Yung Pilipinas siguro ganyan lang kalaki, eh. So, wala yun lang yan. So, alam ko, mas marami pa tayo sa Israel, eh. Anyway, so, mga bata na, ano ba, na-imagine nyo? So, yung mga pinag-aaralan natin, mga churches yan, actual churches na sinulatan ni Paul. So, kaya, appreciate natin. Ito naman yung sa
ganyan pa rin, pero nag-focus tayo din sa mga sa revelation, no? So, pinakita ko lang yan, pero gusto kong pakita ito eh. Ayan. Okay, so medyo maliwanag siya, no? So again, ito yung Jerusalem. Pero kumalat po yung Christianity sa buong mundo, ang sabi niya, kasi ito yung mga developer nung panahon na yun. So, yan, sa Rome, Italy. Pero ito yung Colossi. Yan, Colossi yan, ha? Is yung Philippi. Philippi, ayun. Philippi. So, pag mga tao doon, Philippians. Philippines, iba yun. Thessalonica. Okay? Mga Thessalonicans. Thessalonians. Then, Corinthians. Lama dito. Nag-iwan. Yan, expose ka ba? Ephesus, Ephesians, Colossi, Colossians, and then Cyprus, wala yan. Galatia, nandiyan yan. Galatia, parang malaking, ano kasi yun. And then, yung Corinth, yung Achaia, nabanggit yan, di ba? Yung Achaia, parang ano yan, region yan dyan. Iyon, so, wala namang special yun sa mga lugar na yan. Nagkaroon nga mga churches na malalakas. No? So, yun po, yun. So tayo po, nasan tayo? Wala, no? San Mateo? Wala ba dyan? So yan po, kumalat po ang Christianity. Kaya po habang inaaral natin yung salita ng Diyos, makaka-relate kayo kasi yung mga tao lang din po yan. Nagkakamali, nagkakasala, pero naiging malakas sa Panginoon pag sila'y nagtatapat. Ganun po yan. So kaya tapos natin Philippians last week. Maganda yung Philippians, no? Mahal sila ni Paul. Mahal nilang Panginoon, giver sila. Nung Colossians naman, may mga unique sa mga churches. So, kaya later po tayo pupunta sa diadem, no? So, medyo makaka-relate din kayo doon. Huwag kayong mag-expect na kung anong ginagawa natin, ganun na ganun sila. Ganun po kasi talaga eh. Obviously, tayo, ginagawa natin yung mga gawa natin. Lahat ng mga gawa natin para magtapat sa Panginoon. The best na kaya natin maglingkod sa Panginoon. Ganun po yan. Pero, intindihin nyo rin na may mga ibang local churches. Okay? So, ganun po yan. So, punta tayo. Simula natin ngayon sa Colossians. Ang title po pala nito is, yung sa verse 9, sabi niya kanina, title na lang natin is, Be filled with the knowledge of His will. Okay? Be filled with the knowledge of His will. Sa Tagalog, kayo ay puspusin ng karunungan ng Kanyang kalooban. So, gusto natin, inaalam natin, alam natin yung kalooban ng Diyos. So, hindi lang basta alam natin, hindi po mababaw yan eh. Kung napansin nyo tayo po, Bible, pero alam nyo na ba lahat ng kailangan nyo malaman? Hindi pa rin, di ba? May mga challenges dyan, may mga area ng buhay natin, even sa ibang churches, makapansin ka, ba't sila gano'n? Ba't tayo ganyan? Hindi ganyan. Di ba? Ba't ganyan yung ginagawa nila? Tayo hindi ganyan. Bakit sila hindi masyadong ganyan? Tayo ganyan. Ganyan. So, maglingkod lang tayo. Tapos yung iba kasi hindi alam lubos yung kalooban ng Diyos. So, iba naman, kahit alam nila, ayaw nilang gawin. Okay? So, kaya tayo dapat, puspusin tayo ng pangunawa kung ano ba yung gusto ng Diyos. At ang gusto ng Diyos, hindi yan, ano eh, hindi ko pwedeng isabihin yan ng isang dalawang sentence lang. Diba? So, ano bang gusto niya sa mga babae? Lahat ba ng babae dapat ganito, ganyan. Lahat ng lalaki, ganito trabaho. Hindi naman. So, bakit ginawa niya ganito ibang tao? Ba't ito masyadong matalino? Ito na, parang di masyado. Ito naman, makulit. Ito naman, di ba, mahirap. Ba't ganun? Ba't ako ginawa ng Diyos mahirap? Hindi naman. Hindi, kasi tatay ko ganyan eh. Tama din naman yun, di ba? Minsan, di mo pinili yun eh. Okay? So, ba't yung ito, yaman naman. Ito, sobrang talino naman. Pero mahina sa ibang bagay, di ba? So, yan. So, kaya gusto nating malaman yung kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay na ma-encounter natin. Especially sa iyo muna, sarili mo, personal. And then later, sa ibang bagay naman. Magpumunta pa tayo sa end times, iba pa rin yun. Medyo malalim na yun. So, yan ha. So, again, may familiar na tono dito, of course, mga pagbati ni Paul. Sabi niya, Paul, an apostle of Jesus Christ. So, malinaw po siya ay apostol. Okay, yan ay controversial pa sa iba. Hindi dapat. Kasi nga, 12 lang yung original, kaso isa naging Judas. Pinalitan nila, nagkaracos, gano'n sila. Lot, may pinalit. Pero paano naging apostol siya? Ang basic lang na po ng apostol ay sinugo. Lang yan. Basic, pero obviously,
may laging binabanggit sa Bible at 12 apostles. So, isipin, meron silang pagkakaiba doon sa ibang, pwede mo sabing apostol, okay? Intindihan ba yan? Kasi may mga encounter kayong ganyan, nag-claim sila apostol. So, okay. Ganun. Iba naman, anghel. Eh kasi anghel, di ba? Ano lang yun, sinugo. Tama naman. Kasi matatawagin yung anghel unless pangalan mo anghel. Di ba? Anyway, tuloy natin. Sabi niya, to the saints. So, ganun ulit. Saan ba natin na-encounter din yan? Anong Philippians din yan, eh, no? O Ephesians. Anyway, ang tawag niya sa mga church member, ano daw? Saints. Okay? So, lahat ng ligtas ay saints, especially nasa church. Ngayon, tawag ay saints sa kanila. Pero yung iba doon, faithful, iba hindi. So, ang ina-address obviously nito, yung mga faithful. Kasi iba, baka absent-absent. Wala din, hindi din i-address. So, ito pong mga letter nito ay binabasa sa church. Okay? So, sa panahon natin ngayon, ibang level na kasi nasama sa Bible. Eh. At ano pa? Saints, faithful brethren. So, magkakapatid tayo sa Panginoon. Amen? Meron po yung ating message sa Sunday. Na-advance ko na. Okay? May kinalaman dyan. Okay? So, tayo magkakapatid. Hindi tayo dapat anong ginagawa ng magkakapatid? Eh, basta may magkakapatid doon, nag-uulpian eh. Mali yun. Maganda sa magkakapatid, nagmamahala, nagtutulungan. Hindi nag-aaway hanggat maaari, okay? Nag-aasaran, tama ba yun? Basta yung aasaran na, tingnan mo kasi yung ibang tao din, baka hindi mo nung kabiruan, makipikon, ganyan. Tantsahin mo kaysa nung magkagulo kayo. Ngayon, iba kasi yan talagang Kahit sa amin doon, ganun, may mga malakas mga asar, eh, iba, hindi masakyan. At isod naman. So kapatid, na nasa Colossae, nabanggit ko na kanina, alam niyo na Colossae, ha? Yan ay lugar dun sa area na yon. Karamihan sa Asia Minor, modern day Turkey. Grace be to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. So ito yung mga usual na greetings. Siyempre, kailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Nawa ay mapasa inyo. Ano ibig sabihin ng nawa? Ibig sabihin, wala, nawawala ba yon? Eh, siyempre, kaya nga sinasabi niya, grace be unto you. Ang biyaya ng Panginoon, nawa ay mapa sa inyo. So, kasi pag sa atin, nag-backslide ka, kung ano man, pinarusahan ka, pinalo ka. Okay? Though, yan ay dapat nasa atin lagi, pero sa ibang pagkakataon ay parang hindi nagmamanifest. So, ganyan po ang batian natin, nawa, ganun. Ganun tayo. Hindi natin wish na konting kasalanan ng isa, parusahan agad ng Diyos. Hindi ganon. And peace. Nabanggit natin yan. Mayroon tayong preaching yan. Yung peace, isa yan sa mga blessing ng Diyos. Diba? Naalala nyo? So, iba sa atin, parang walang kapayapaan. No? Tingnan nyo yung mga mukha nyo. Pag kumakanta kayo dito, tinitingnan ko kayo. Kasi yun, hindi makangiti. Kitang-kita yun eh. Ngayon, malangkot ka talaga. Di pasahin mo yung sarili mo. Kalimutan mo muna. Wala kang kapayapaan. Yung ano naman, yung madalas ang away, sinong, sa newsfeed ko na naman, may ginulpe, hindi ko alam bakit eh. Hindi nakita eh. Iba lang, binibidyo, pinagkakita ang ganun yun eh. Ba't ito kinuta? Yung isa naman, parang ganun din, accident, parang binaril nga eh. Tapos yung kumukuha ng ganyan lang. Kuha lang natin. May tumulong naman. Yan ang gusto kong sabihin, huwag mainitin ang ulo, amen? Huwag may pag-away, ang pangit sa mga Kristiyano nun. So, ang nangyayari yan, pag walang kapayapaan ka sa puso, lumalabas yan. Tindihan niyo ba yun? Kung galit ka, mainggit ka, ano yung mga negative dyan, bitter, lalabas po yan. Kaya, i-address mo yan, amen? Iba sa inyo, asaran. Ba't mo kailangan asarin yung ibang tao? Kasi may nang-asar din sa'yo. Ay, hintuan mo na yun sa'yo. Huwag mo nang gawin sa iba. Wala tayong pakinabang dyan. Hindi yan? Amen. Sa mga bata yan, pati sa mga matanda. Okay, from God our Father and from the Lord. So, ano yung sabihin ng from God? Eh, galing naman lahat sa Diyos. Ibig sabihin niya, nagbabasa ka ng Bible, nagpe-pray ka, na ano sa'yo yun eh, parang sa umaga, nagpray ka na, nagbasa ka na, kung ano man yan. Nagkakascade na yun, nasa utak ko eh. Parang, di ba? Kung sakaling talaga may ma-encounter ka problema within the day, eh kung nagbasa ka na ng Bible, nagpray ka na,
lamang ka na. Amen. Mas malamang sa hindi. May kapayapaan ka na. Hindi ka yung tipong magkakipag-away. For whatever reason. Tuloy natin. We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. So, ganyan po ang tabaho ng mga likod ng Diyos at para sa lahat po sa atin. Amen? And sabi sa inyo, pag-pray niyong isang kapatid na usubok, huwag niyong kakalimutan. Lalo na tataka ka pa tapos pagpintasan mo pa, ang hina naman ito. Di ba? Maraming totoo yun, pero pag-pray mo na nga lang, pag habang ginagawa mo yun, at least kung ikaw nasa kalagayan ka na maayos-ayos ka ngayon, so habang pinag-pray mo yan, na-imagine mo na rin ako, darating ako sa ganitong wag naman, magiging mahina ka rin, di ba? Kung sakali, at least, alam mo may nag-pray din sa'yo, hindi mo kailangang manatili dyan, kung ano man yan, pagsubok na meron ka. Okay, so ganyan lang po yan. So, nagpapasalamat ang likod ng Diyos para sa mga, ano, ganun din ako sa inyo. Eh, lagi ko naalala, sana itong taong to, tuloy-tuloy. Kasi minsan, hindi ko kayo tansyado, di ba? Alam niyo naman, iba, karang kala mo, hindi na mawawala sa Diyos. Yung iba, kala mo, active na active, bigla-bigla na lang, hindi na magsasabi. Iba, magsasabi, kaso hindi sasabihin lahat yun eh. Kinakalungkot dun eh. Sa halip na matuto rin siya, matuto rin tayo, may mali tayo, wala lang po, basta, ano, parang, ano, parang showbiz ba na, ba't kayo nag-divorce? Wala eh. Irreconcilable differences. Masyadong generic kasi, ayaw pa alam ako, kasi may something strong nga. So, sana hindi dumating sa atin yung ganung panahon. Amen? Amen? Amen. Tuloy natin, sabi dyan, So, ito parang sa ano rin, Philippians, Corinthians. No? So, narinig ng, ni Paul, pananampalataya ng mga kapatid, natutuwa siya. Okay? And the love which you have all... So, maganda at least yung taga-Colossians, kilala sila ngayon. Mahal nila yung mga kapatid. So, sana ganun din tayo. Yan, sabi ng Panginoon mismo, sabi niya, malalaman ng ibang tao na kayo yung mga disipulo ko, kung kayo ay nagmamahal sa bawat isa. Okay? Hindi yung... Hindi kayo ganun. Sabihin nyo, kristyano kayo. Nakakatiso, di ba? Ito naman, medyo lalalim tayo dito ngayon. So, hindi lang kayo, sabi niya, mga saints, inulit niya yung saints, di ba? Pero sabi dito, for the hope which is laid up for you in heaven. So, bringing up niya yung katotohanan na hindi lang ang blessing natin nandito. Okay? Sabi niya, meron tayong hope. Ibig sabihin, may pag-asa tayo, may ine-expect tayo, pag tayo naman ay nasa langit na, ano daw yun? May aasahan tayo doon. At obviously, ito ay kaligtasan kasi mamaya, lalo na, makikita natin yan. Pero sabi dyan, you have heard in the word of the truth of the gospel. So, ano ba ang gospel? So, yun ay nagliligtas. Ang buhay ng Panginoon, nakasenter po yan sa death, burial, and resurrection ng Panginoon, Jesus. Okay, yung mga bata po, pakiano nyo rin. Huwag nyo lang pabayaan na hindi nasasanay. Okay na umupo. Daloy. Which is come unto you. Okay, kaligtasan pa rin ito. Yung gospel ang tinutukoy niya ngayon dito. Which is come unto you as it is in all the world. So, ibig sabihin yung gospel na yan. Kaya, pag nakikita pa rin pa rin yung gospel dito, salamat nga akong ganun. Kanina lang, pinapakinggan ko si Iman ko, ba't na lumabas na sa akin si Peter Tanchi na naman. Eh, yun, talagang, ano, ganun din. Repent of your sin din. Ganun din siya. Parang di ka, di totoo yung pananampalataya mo, di ka nagbago, parang ganun. So, in a way, nakakatuwa na ang daming Kristiyano sa Pilipinas, pero pag pinakinggan mo na talaga, may mali. So, gusto ko lang sabihin, yan ay kalat sa buong mundo, salamat sa Panginoon, tsaka sa mga missionary. Gusto ko sabihin lang dito, common sa atin yan, pag kung ano yung tinanggap nila, ganun din tayo, okay yun. Huwag ka na maghanap ng iba pa. Baka iba kasi parang luma na yan eh. Kaya ang kinakanta natin, I love to tell the story, the old, old story, di ba? Matagal na yun. Huwag na natin baguhin para itama, compatible sa libutan niya. Sabi dyan, and bring it forth fruit as it doth also in you. So, nagbubunga daw yun, of course, kaligtasan, and medyo ano nga, hindi mo sinabi dito, pero obviously may fruit yung Holy Spirit.
Okay, so sana, ganun tayo. Huwag tayong makontento. Pag nakikita nyo hindi ka lumalago, magtanong ka din, pray mo lang, nag-asawa ka na, okay? Kaya minsan yung iniisip ko, yung iba naman sa, yung iba sa iba naman, talagang, ako pag ganun, hindi ako nag-iisip ng gimmick. Doon iba, kayo na nakakaisip ng gimmick, di ba? Yung swimming naman, ba't ba napunta tayo swimming? Nagkataon lang na kumain kami doon kay Ate Josie, tapos tinignan ni Daddy. Sino ba yun? Kami lang ni Daddy, di ba? So yun lang, nagkaroon idea ba? So hindi ang gimmick, ha? Bago mag-lockdown ulit. Ngayon sabi ko, so yun. So yun ay, sabi dyan, as that also in you, since the day you heard it and knew the grace of God in truth. So may mga, marami siya tinutukoy dito about the gospel, ang daming bagay. So yung sabi dyan, of course, yung grace, nabanggit kanina ngayon, ganun na naman, and knew the grace of God in truth. So yung nasa katotohanan ng Diyos, yung grace niya, hindi yan ibig sabihin na, okay naman yung napatawad tayo, di ba? Lahat tayo pinatawad ng Panginoon. Pero again, hindi nga lahat. Kasi iba ay wala sa katotohanan. Paano yun? So feeling nila ay, for example, yung mga Catholic, kala nila, bininyagan sila, may grace na sila. Hindi pala sila ligtas. Kaya inaano natin yung truth, dapat totoo ba? Okay? Kaya tayo, puro tayo Bible kasi ang daling gamitin niya ng kalaban yung mga word na grace, na repent, blessings, di ba? And then, hindi naman according to the truth. Hindi yan ba? So, dapat laging totoo, hindi tayo nagbobulahan dito. So, medyo basic naman ito. No? So, 7, as he also learned of Epaphras, our dear fellow servant who is for you, a faithful minister of God. So, binabanggit lang niya dito kasi totoo ito. Eh. May mga nag-i-minister sa kanya. Obviously, si Paul ay hindi laging available. Mayroon siya mga sinusugo. Okay? Nalala niyo pa sa Philippians, sino yung nabanggit niya doon? Dalawa? Yung muntik mamatay, sino yun? Epaphroditus. Sandaan niyo, parang Epaphroditus. Pasikatin natin kasi maayos na kapatid, di ba? Yeah. Timothy ay sikat na. So nabanggit na si Timothy, mga likod ng Diyos na maayos. So dito naman, may nabanggit na naman, faithful minister. Ang ganda niya pag yun yung ano sa inyo, hindi yung si kapatid na ganyan, minsan wala, minsan nandyan, minsan hindi mo malaman kung pagkatiwala mo. Pangit, di ba? So maganda pag nabanggit ka, ito yung isa sa kapatid, hindi lang basta kapatid, tapat na kapatid, minister, tagapaglingkod ng Panginoon. Talagang hindi ano yan. Tapat po yan, hindi napilitan. Kasi in-invoke yung pangalan ng Panginoon eh. Man, gusto nyo ba ganun kayo o kayo yung laging ano? Ito yung member namin, hindi ko alam, member to. 8. Who also declared unto us of your love in the Spirit. So, ito na naman yung kanina sa truth, no? Ano yung sabihin ng mahal ko yung Espiritu? Ito mga Pentecostal, puro ganun, puro Spirit, Spirit, Holy Spirit. May nag-share na naman yung, ano, si, basta nagpapa, pinanood ko rin kasi tawanan sila ng tawanan. Nakakatawa ba talaga to? Gusto mga panood sa inyo sana eh. Wala nang nag-aiya sa inyong Pentecostal. Nagtatang si mga nangatanga eh. So, ibig sabihin nito, pag mahal mo ang Holy Spirit, ano ibig sabihin nun? Nasa katotohanan ulit yan. Holy Spirit, nagbabasa ba kayo ng Bible? Sino nagbasa ngayon, today? Ay, kanina, nagbasa tayo lahat eh. Hindi, yung talagang ano, devotion. Wait, sino nagbasa today? Yan, nakita ko yung iba eh. So, ibig sabihin, pag binabasa mo, nung binabasa mo, parang, uy, nasa na yung Bible ko. Ano man yan, kahit cellphone, tablet, walang problema dyan. Basta mahal mo yung salita ng Diyos, hindi ka lumiliban. Hindi ka nagkukulang dyan. So, ganun din. Sabi dito, si Epaphras, siya yung nagbalita kay Paul and mga, ano niya, sino ba yung sa dito? Ni Timothy rin, no? So, kaya natutuwa sila kasi binabalita yon. So, ngayon, ako minsan, binabalita ako kayo sa mga kapatid din, inabastong, minsan, alam naman nila yun eh. Tayo, hindi tayo masyadong ano, pag-post. Pero alam na yan, alaman nila yung gana natin kamahal yung salita ng Diyos, ha? Lalo sa inyong kakantahin, mga walang gana-gana, ha? Saka sa Bible quiz, mga banu tayo, ha? Hindi, alam niya yan, kasi, ano, di ba? Kasi wala si na Jamie doon, no? Pero kaya yan.
So pagmahal yung Espiritu ng Diyos, eh puro Bible kayo. Amen. Tsaka sinusunod nyo. Amen. Hindi yung halo nyo parang si Peter Chanting yan. Nasa tao kasi siya ngayon eh. So ganun eh. Hindi ako maniniwala minsan, di ba? Parang yaman na sisi, parang ito na ba yung leader? Hindi ka maniniwala eh. Ito na yung alam niya doon. Tapos yung explanation niya pa doon, ang bababa. Tapos yung binasa niya, NIV pa. Iba pa rin yung basa niya. Ay ko, pambihirang buhay ito. Nakakawa minsan yung mga tao. No? Masa ano tayo, hindi tayo masabihin ng gano'n kasi talagang mahal natin. Nakikinig tayo, pag nakinig ka ngayon, mineditate mo, pagdating mo sa bahay, totoo kaya yung gano'n ka totoo? Diba? Yun lagi mong gusto. Hindi yung kaya, alam mo yung matisod sa atin, yung gano'n, yung kunwa-kunwari lang, kunwa-kunwari. Gusto ko dito sa church kasi accepted ako dito kahit anong gawin ko, hindi rin. Diba? Pero in a way, talaga accepted kasi nga, nagmamahalan tayo, inaano kayo, nagbibigyan, kahit makulit. Pero, ang maganda, mahalin natin Espiritu ngayon, ito na. For this cause, we also, since the day we heard it, so narinig nila, salamat o mga ito, mahal yung Bible. Kaya ngayon, kanina nag-pray na, pero ngayon, iba na yung pinipray nila. No, kanina, syempre, mga safety, may kapayapaan kayo dyan. Ayun yung sinabi kanina. Wala sinabi, di ba? Pinag-pray lang kayo. Pero ito na, sabihin sa atin, ano yung pinag-pray nila? Ako, anong pinag-pray ko kay, ano, na, yung mga hindi masyadong tapat? Ano pinag-pray ko sa kanila? Sa palagay nyo? O, sa inyo? Hindi kayo. O, syempre, magtapat muna, no? Sana, Lord, pakita sa kanila na importante na magtapat sa inyo, panambahan, makinig, kung andito na rin lang, makinig na. Yun lang muna. Kasi alam ko na hindi kayo makakalalim agad, eh. Kasi kung yun nga, tinatamad, inaantok. Yun lang muna ang prayer ko sa inyo. Na ma-encourage sana kayo, na mag-church. Yeah, pero pansinin nyo, ano yung prayer niya sa mga tapat daw? At sabi dyan, walang tigil ang panalangin sa'yo. And to desire that he might be filled with the knowledge of his will. So ngayon, kung medyo alam mo na yung kalooban ng Diyos, gusto pa ni Paul, no? Ako, ganun gusto ko sa inyo, na mapuno kayo ng puro, ganun, puro Bible, mahalin nyo yung Bible, totoo. Hindi tinatamad, hindi napipilitan. Amen? Amen. At kanina, nagpapaawit si Brad, ako, naawa na ako, iba, salamat, napasalamat ako, pero si Brad, hindi ma-discourage. Kasi nakaka-discourage po yan. Pag ikaw dito, hataw ka ng hataw, yung iba, parang, anong dinadala mo ba sila? Alam nyo ba yun? Yeah, nag-preach ako dito. Amen? Amen. Dalik, ang ganda na sinabi ko. No? Kasi pinaisipin ko, ay, wow, salamat. Tapos biglang, amen? Amen. Wala eh. Okay, anyway, pag tutukan nyo po yung mga ganung bagay, again, huwag lang, ano, amen ha. So yan, so sabi dito, mapuno sila ng una, pangunawa, ano ba yung gusto ng Diyos sa mga ganitong sitwasyon? Diba? Meron ditong ganyan, di inaasahan. May natisod, may tama dito eh. Nag-away, anong gagawin mo? Ayoko na sa Diyos, may nag-away dun. Yun. Nakakuha ka lang ng dahilan. Yung iba, ganun naman. Nakakuha ng dahilan. Eh kasi may ganyan pala dyan. Pero actually, matagal niya nang gusto umalis, di lang siya makakuha ng pagkakataon. May ganun, si Pasanso, may kwento siyang ganun eh. Kasi nga, biglaan eh, parang ganun lang? Anong dahilan mo? Yun lang? So, hindi lang yun yun. May tinatago yun. Amen? Hindi kayo mag-a-assume agad. Pero, tingnan nyo yung sarili nyo. Kahit mga pastor, bigla ka nag-quit. Bakit? Bigla. Okay. Parang nag-compromise. So, kaya dapat mapuno tayo ng pangunawa sa kalooban ng Diyos. Ano yung gusto niya? Bakit? Gano'n niya ka gusto to? Pwede rin gano'n. Kasi yung ibang bagay, gusto niya. Yung iba, masyado niyang gusto. Yung iba, hindi masyado. Amen? May mga important, may ano yan eh, levels of importance. So, alamin niyo, kaya tayo dito, inuuna natin yung importante. Yung iba po, walang time sa soul winning, pero may time sa basketball, for example. Fellowship daw yun. Totoo naman, no? Kung wala nang ano yung soul winning, hindi nyo na alam kung ano yun, sandali. Di ba? Ganun din iba, puro church na, hindi na nagtatrabaho. Ay, sarap yun ah. Puro church na lang.
Eh, parte ng buhay natin, okay? Trabaho. So, yan. Ngayon, yung katulad nun. Ano ba kalooban ng Diyos? Magtrabaho tayo? Yes. Anong gusto mo? Ano na lang? Puro spiritual. Parte na spiritual yun, trabaho. Ako po, marami nil-state sa inyo dito. Kaya ako natutunan sa trabaho. At hindi ko matutunan lang yung nakinig ko lang. Tapos, ikukwento ko yung kwento niya. Hindi masyadong accurate, di ba? Maganda naranasan mo sa'yo kasi nagtrabaho ka, nahirapan ka, kung ano man yan. So, naintindihan ba yun ang gusto may focus dito? Alamin natin ang kalooban ng Diyos. At pag binabasa mo yung salita ng Diyos, Bible, ang dayong matutunan dyan. Ngayon, yung iba naman, parang makikita mo, eh, ba't pinapatay ng Diyos tong mga ganyan-ganyan? Di ba? So, mag-iisip, gusto ba ng Diyos yun? Eh, ginawa niya eh. Natural. Ngayon, may nagko-conflict sa'yo, kasi nga minsan, yung mga kasinungalingan na narinig nyo dati, yun yung nagko-conflict sa atin. So, definitely, lagi mo dapat tumutok ano ba yung gusto ng Diyos. Bakit niya, for example, pinapatay yung mga Jebusite? Bakit niya pinapatay yun? Kasi gusto niya malinis. Pag nagsimula Israel doon, malinis. Walang mga bakla doon. Okay? Among many others, ha? Gusto kasi ngayon, eh. Ganon din ngayon sa church. Okay, alam nyo ba kung bakit tayo minsan stricto? Yung iba ay sila mismo na yung umaalis minsan pag alam nilang di sila uubra. Amen? Sa preaching pa lang, alam nila yung stand natin. Di sila magtatanong kung anong stand ba ni pastor doon. Para minsan yung iba, mawala din. Para tayo, makakilos tayo, matira yung maayos. Yun lang po yun. So, malawak po yung kalooban ng Diyos, eh. Ano bang kalooban ng Diyos sa mga bata? Mag-focusan. Mag-aaral, pero dapat may Bible din, iba sa church din. Laging ano yun. Eh, basta ako mag-doctor ako, dapat, ano ako, exempted ako dyan, master. Ako, hindi ko trip makinig ngayon, eh. Okay, so alam nyo na ba ang kalooban ng Diyos, mga bata? Rapi, alam mo ang kalooban ng Diyos? Ha? Alin? Ano yung kalooban ng Diyos? Sino mo gusto sumagot? Ikaw, Jasin, alam mo kalooban ng Diyos? Ha? Ikaw, Juliana, alam mo kalooban ng Diyos? Ha? Okay, isa lang yun. Ano pa? Soulwinning. Eh, mga ano eh, walang mali dyan eh. Mga textbook, ano yan eh. So, pero yun nga, kaya sabi nito, filled with the knowledge of His will. Ibig sabihin, lahat ng gusto niya. Hindi lang yung, yun nga, ma-generic. Soulwinning. Eh, paano kung ano na? Kailangan mong maghanap buhay. Soulwinning ka pa rin? Ano? Balance yun, di ba? Doon mo nalaman yan eh. Kung meron kasi mga ganun eh, yung nabanggit ko nga sa inyo, yung ba, mga pastor, binata pa mag-mission na, ganyan-ganyan, bandang uli, mahihirapan, bandang uli, magkocompromise, kasi nga, hindi tama yung discard sa buhay. Kaya, so, alamin mo yung kalooban ng Diyos, ha? Halos lahat ng bagay na kaya mong alamin, okay? Kasi, na muna, kaya balikan natin yan. Sabi dyan, in all wisdom. Kaya sinasabi ko sa inyo, kailangan may knowledge na may wisdom pa. Paano naman? Kunwari, may kapatid na parang sabi natin, karnal, o makulit. Anong gagawin mo? Gagawin mo? Pwede mong sitahin, pwede mong isumbong, pwede mong sigawan, pwede mong encourage. Anong gagawin mo? Lahat yung babalance mo eh. Ilalagay mo yan sa lugar, sa timing, okay? Kayong dapat alamin mo rin kasi lahat yon may ano mang kalooban ng Diyos, isang nagkasala, eh, palsigin na yan, tiwalag agad dyan. Hindi rin lagi, di ba? Kaya alamin natin yun. Kaya dapat may wisdom, may knowledge, and then spiritual understanding. So ito, medyo, ano ko na naman yung mga Pentecostal, yun nga kasi spirit, Holy Spirit sa kanila, ginagawa nilang ano, eh, katatawanan. Eh. Pinakinggan ko kasi tinitingnan ko lang din kasi may nag-share nga eh. Naalala ko tuloy, parang may Baptist na nag-ganon. Na umatin kami ng conference sa Asamble. Hindi yun. Parang sa Sambales.
isang bari sa tayo. Ah, may nag-preach sa amin na holy, parang tumatawa-tawa, ganun. Holy love. Parang ganun eh. Eh, syempre, wala pa akong alam nun. Oh, lahat kayo, alam niyo mga ano, sulod kayo lahat. Oh, sulod kami, tapos nagtatawa. Oh! Parang naloko ako dito, isip-isip ko lang. Parang ganun, nabudol eh. So may ginawang tama, tapos may ginawang mali. So dapat may pangunawa kayo spiritual, okay? At magkakaduksong po yan ha, yung logic, yung knowledge, yung wisdom, spiritual understanding, lahat na lang niya. Again, mag-spiritual kasi, more on sa spirit. Parang mga bagay din nakikita, especially may kinalaman sa Diyos, at even sa negative naman, spiritual, mga demonyo, ganyan. So dapat naiintindihan natin yan. Okay? That we might walk worthy yan. So pag naiintindihan mo na yan, ano na yung mangyayari? Actually, dapat ito yung title din, magandang title, pero tinignan ko, mayroon tayong something yan sa Ephesians din ata, no? Yung that we might walk worthy of the Lord. So, pag ikaw may knowledge, alam mo yung kalooban ng Diyos, hindi kayong basta-basta babanat. Okay? Parang yan, mga Pentecostal. Eh, good church kami dito, nagtatawanan kami, nagpapagaling kami kunwari, nagtatangs pa kami. Yun ba gusto ng Diyos? Ewan ko. Siguro. Yun. Dapat alam mo yun. So, hindi sila worthy. Lalakad sila, tatawagin na yung sarili lang Kristiyano, pero hindi sila kadapat-dapat. Gusto mo ba yung magkaganong ka? Nagsipag ka, nag-offering ka pa, kunwari, nakinig ka pa, kunwari, umatin ka, kunwari. O talaga umatin ka, hindi ka pwede, kunwari. Umatin ka talaga. Nag-effort ka. Okay. Salamat, pero bandang huli, hindi ka kadapat-dapat. Gusto niyo ba yung ganon? Kaya dapat alamin niyo po lahat ng ginagawa natin, kung paano masusundin yan, siguraduhin mong para sa Panginoon yan. Hindi para kayo kung anino lang. Eh, basta kung sino mang inaano mo dito, piniplease mo. Intindihan ba? Eh, dapat ang Panginoon, yan sabi, Lord and to the, of the Lord, and to all pleasing, being fruitful in every good work. So yan, so huwag ka mamimili ako, kuwer na ako, kaya kumakanta na ako, hindi na ako maglilinis. Diba? Ako, naglilinis na ako, huwag mo na akong papakantahin ha. Ba't nakaganyan ka lang? Awitan tayo, naglinis na ako kanina eh. Dapat daw lahat ng magandang gawain. Hanggat kaya mo, of course. Sa soul winning, hindi na akong gusto soul winning kasi naglaban na ako, nagluto na ako eh. Naglinis na ako eh. So gusto ng Panginoon, lahat ng kaya mo. Pag sa'yo fruitful, lumalago. Nagbubunga. Nakikita natin na ayun, maganda yung tanim nito, tsaka yung pag-alaga kasi nagbubunga. Iba sa atin kaya hindi nagbubunga, hindi nagpapa, hindi nagpa-pray. Ba't di ko na maintindihan yun? Eh kung medyo bago ka pa lang, ganun talaga. Pero kung nakikinig ka, may makukuha at may makukuha ka. Amen? Sabi dyan, increasing in the knowledge. Puro knowledge, napansin nyo ba? Kaya sino na boboring dito? Kayo nakakala kung sino kayo. Wag! Minsan kaya ka lang na boboring kasi kala mo, andito ka, dito na yung usapan, dito ka lang. Ngayon, dagdag ka lang ng dagdag. Makukuha mo yan. Amen? Yan, nag-i-increase. Normal yun. Mag-umpisa ka dito, konti lang, attend ka lang. Ay, alam mo na yung grace later, alam mo na yung sanctification. Ano matinding mga term dyan. Okay, so nag-i-increase dapat, okay? Strengthened with all might. So, napasok na yun yung strength. So, hindi na bago sa inyo dyan. Lagi tinabanggit yung, ito, mahinang kapatid, ito, malakas. Anong sabihin yung spiritually, di ba? Sabihin ng malakas, kahit may pagsubok, anong bagyo sa buhay, di ba? Alam niyo yung bagyo sa buhay, di ba? Namatayan ka, nawalan ka ng kung ano, may nang aasal sa'yo. Baliwala yan, kasi malakas ka, dapat. According to His glorious power, so ibig sabihin, nagtitiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, hindi yung, alam niyo mga iglesia, lalakas ng ano, yung kapit niyan sa taas eh. Kaya ako spiritual, kasi mayroon akong kapit sa taas. Hindi glorious power ng Diyos yun, ha? Una, ano yun? Politiko yun. Pangalawa, paano malamang power talaga ng Diyos? Nasa salita niya. According to His will, for example, na-persecute ka dahil salita ng Diyos, sigurado ka yun. Ano magandang illustration? Yan, dahil sa Baptist, eh. Ano man yan? May position ka na hindi sinasakay ng iba, pero alam mo, yun ang sabi ng Diyos, tinayuan mo, bandang huli, diniliver ka niya.
sabihin, gawing successful, edi yun, according to His glorious power, yun. And to all patience, okay, hindi yan, ano ha, nabanggit ko kanina, politiko, ayoko ng ano, ayoko nung tagal ko naman yumaman, basta, hindi yan tatama yan eh. Kailangan patience eh, long-suffering with joyfulness. Iba naman, long-suffering nga, talagang makikita mo, nagtsatsaga. Pero habang ginagawa niyo, malungkot. Ano ba yun? Eh, mahirap eh. Naiinip na ako, pastor eh. Tulad ngayon, nakailang minutes na ako, hindi ko alam. 41, oh. Naiinip na ako. Pastor, di ka man nag-asama magsalita eh. Sawang-sawa na ako, kaso kailangan eh. Mga bagay na kailangan ulit-ulitin. Pag nakikita akong hindi naikinig, isipin ko, nag-isip na akong gimmick niyan. Gagawin ko, tatumbling ba ako? Nakain ako ng apoy. Hindi naikinig yung iba eh. So, kailangan nyo ng patience. Amen? Doon makapangyarihan ng Diyos, isa nga yan sa niloob niya eh. Isa yan, diyan ka lalakas. Pag ikaw ay may pasensya, at long suffering, pasensya din po yan. Pero inaalaw mo ng matagal yan. Pero dapat masaya ka. Amen? Ilang beses ko nga ano sa inyo yan, ulitin. Yung mga kumakanta dito especially. Yung basa inyo talagang ano, parang ano kayang problema nito? Minsan kalimutan mo muna. Pwede ba yon? Hindi ko makalimutan pa. Pwede yan. For example, ano bang problema? Ano nga, may exam ako. Hindi pa ako nagre-review. O, di, pagpasa Diyos mo yun, mag-review ka din, ha? Pero, bigyan ka ng Diyos ng, alam nyo ba ako, alam nyo na, ito buti nga pag Thursday, ako, dinireview ko lang to, alam ko na to eh. Pero minsan, tinitingnan ko rin, baka may makaligtaan ako, baka mali pa. E lalo, di ba, para akong may thesis every week. Amen? Eh, mabuti yung iba sa inyo kung ano lang, hindi naman mahalataan ito eh, may mga advance na rin na, naka-live pa tayo. Hindi, tapos ang dami ko pang inaaway. Hindi, inaaway. Hindi po, like, maghahanap ng ano yan. Ayan, nireview natin to. So, parang meron akong pagsubok every week. Hindi lang. So, yan. Pero dapat, masaya ka. Amen? Doon nagkakaalaman niyan kung napapagtagumpayan mo. Iba yung kasi yung umaaksyon ka rin na parang robot ng... Hindi ka masaya. Ibig sabihin, talo ka pa rin nun. Spiritually, talo ka. May kilos lang yung ano mo. Ano man yan. Amen? Mapakita nga yung mga ngiti. Hindi pa rin kaya. Parang iba, hindi pa rin kaya eh. Hirap nito. Okay, sige. Ayaw nyo, di ba? Hindi, subukan nyo. Kalimutan, pwedeng kalimutan yan. Ano nyo muna? Isang tabi. Ah, sige, balikan natin ang mayroon. Giving thanks unto the Father. Hanggang ano lang po tayo, 15. Giving thanks unto the Father, yan. Iba po, pag tayo ay feeling kasi natin na tayo, alam mo na, wala akong pagpapasalamat sa Diyos. Pag nag-soulwinning tayo, alam nyo naman yung banat ko lagi, bandang gitna, diba? Sabi ko, mahal ka ba ng Diyos? Karamihan naman, okay. Anong binibigay niyo sa'yo? Yung iba dyan, mag-ano na. Hindi na marami, pero iba talaga mag-ano na. Mag-kwento. Hirap sa buhay, ganyan. Kaya pag gano'n, inaano ko na, ini-ester ko na sa positive. Okay? So, pero mga kapatid, may problema ka, magpasalamat ka pa rin. Alalahanin mo, i-focus mo yung mga blessing kasi. Kung may problema ka, exam, hindi ako magta-top 1, top 2, hindi rin, top 10 lang. No. Salamat ka pa rin. Ha? Huwag ka lang babagsak, yun ang masaklit. Eh, standard ngayon na ganun, hindi naman ganun kataas. Amen? Doon iba, naintindihan ko rin ha. Dati siya, mayroon kapag tayo, ano lang muna. So, dyante pa lang, kailangan magtrabaho. So, pagsubok nga yun. So, pasalamat, and then, sabi dyan, which had made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in life. So, binabalik niya. Okay? So, pag kahit ano pang problema mo, ligtas ka naman. Oh, ayaw nga, no?
Nalulungkot ka ba nung ligtas ka? Parang lungkot pa rin ni Rafi. Ligtas ka, Desiree! Amen? Amen. Ligtas ka ba? Eh, may problema ako, pasto, matindi. Eh, ligtas ka nga eh! Wala, ilang taon lang yan! Kaya mag-ipon tayo doon! Yung sinasabi dyan, oh, ginawa tayong meet to be partakers of the inheritance. Ibig sabihin, kahit nga, di ka nga ganun katapat, di ka ganun agabuti. Pero, hinayaan ng Diyos na pag sinabi meet, na nakapasa ka. Amen? Inheritance of the saints in light. So, in light lang dyan, ibig sabihin, Panginoon niya, ibig sabihin, naintindihan mo, dapat mo maintindihan, pwedeng ganun. Kayo nga magbasa muna 13:14. Ready, go. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Kasi may duda pa ba kayong kaligtasan niyan ng kaluluwa? Wala na, di ba? Redemption through his blood. And sabi niyo, translated us into the kingdom. Sabi niyo, dati kang diligtas. Ngayon, pupunta ka na sa kingdom ng Diyos. So, kaligtasan po yan. So, kaya dapat ma-encourage tayo. Sabi diyan, delivered us from the power of darkness. So, ibig sabihin niya, ang power ng darkness, siyempre si Satanas, tsaka yung mga ginagawa niya para masila tayo, di ba? Pero niligtas tayo ng Diyos doon. So, sino mas makapangyarihan? Usapan lagi yung gera, di ba? Palakasan sila ng ano eh. Ang army, di ba? Ay kung niligtas ka ng Diyos, at tulad nga nung, ayun, kailangan natin inaano yun, yung ano, di ba, yung sa Sunday, yung mga sina Jehoshaphat, tsaka si Hezekiah, talon-talo na sila, ang dami ng kalaban nila, biglang sila yung nagpatayan, yung mga kalaban niya. Kasi tinulungan sila ng Diyos. So, ganun po tayo. Yung kaligtasan natin, ganun din. Yung sa Egypt, ganun din eh. Hindi sila pwedeng makalaya doon na sila-sila lang. Eh, nagpakita ang kapangyarihan ng Diyos, nakalaya sila. So, naintindihan ba? Dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? So, ito, may lililawin lang ako dito, okay? So, ito ay ginagamit ng iba na false doctrine para si Kristo daw ay may pinanggalingan. Siya ay created being kasi creature siya. So, lahat tayo creature, si Jesus din daw ay creature. Kasi lang creature, nila lang. Okay? So, pag tinignan mo ito, ganun nga yung parang mangyayari, di ba? Pag tinignan mo yan, siya ay firstborn. Kung may firstborn, tayo yung second, third, fourth. Ibig sabihin, siya yung unang ginawa. Okay, ito muna. So, may origin ba si Jesus? May origin ba si Jesus? Siya ba ay Diyos? May origin ba siya? Ang sabi nito, firstborn eh. Tsaka creature siya. Paano na yan? Ay, matay na tayo. So, ang sagot na ito, simple lang po una. Again, may mga ganyan minsang text, pero pag malinaw na pong sinabi na si Kristo ay Diyos, huwag mo nang i-questionin yun. Okay? And then, kasama siya ng Diyos sa panimula. So, bigyan ko lang kayo ng ano, hindi lang kasi na narinig yung iba. No? Pero meron tayo dito ng preaching na inulit ko rin sa ibang lugar, yung tinatawag na first works. So, pag sinabing first, ano yung sabi ng first? Unang ano? Nauna saan? Sa time, isa yon. Alam nyo ba, pero yung pangalawang ibig sabihin ng first, ano? Simula ng ano? Kunwari, sinong... Alala ko yung mga mighty men ni ano ni David. 'Di ba? May mga mighty dito pero hindi sila nag-attain to the first three. Ano 'yung sabihin ng first doon? Ha? Big, ha? Degree, tama. Nandito na kasi kayo noon, 'di ba? Alam niyo yung dalawa 'yan. Pwedeng first in time, pwedeng first in either importance or galing. Ano man 'yan, yung pinaka. So, pinaka ka, first ka. Amen? First honor. Ibig sabihin ba siya yung una nag-enroll? Hindi naman, di ba? Una pangalan niya sa listahan. Hindi. Ibig sabihin, pag first honor, pinaka na sa top. Okay? So, ngayon, basahin ulit natin to. Pag firstborn, ano yung sabihin nun?
siya lang nasa top. Hindi ibig sabihin na siya yung clean 8 una, tapos tayo clean 8. Hindi siya clean 8. Okay? So, doon pwede mong sabihin na parang clean 8 siya kasi nung siya yung nagkatawang tao, siyempre may simula siya, baby Jesus, di ba? Alam mo yung tanong mo, Peter? Si Peter. So, ganun yun. So, pinanganak si Jesus. Paano naging Diyos si Jesus ay pinanganak nga siya? Di ba? Yung tanong ng kalamihan. Kasi nga, nung time na siya naging baby, nagkatawang tao siya. So, pwede mo sabihin ngayon na siya ay clean 8. Pero hindi yung kabuuan niya. Kasi dati na siya, bago nga siya nagkatawang tao, ano siya? Siya ay Diyos. So, may simula yung kanyang katawan, pero yung mismong pagka-Diyos niya, wala. Okay, so, nadress ko lang yun kasi ngayon yung mga bagay na binabato eh. At, tapos na tayo, okay? So, yung additional proof na siya ay Diyos at wala siyang simula, later sasabihin niya dito. Ito yung kinabisado natin dati, okay? So, pero hindi ko na itatouch ngayon, ha? So, next week na yan. Amen? So, maganda ba ang Colossians? So, pinakaano natin dito, actually, nung ako'y bagong Christian, isa sa talaga sa nakaka-impress sa akin ng Colossians. Malalim siya. Ang ikli lang, 4 chapters lang. Pero ang daming na tackle dito, yung anong meron sa Corinthians, sa Hebrews, meron lagi sa Colossians. So, iba kakaiba yung Colossians in that respect. Ewan kung bakit. Good, mababait talaga yung mga taga-Colossians, mga mas spiritual. Pag spiritual ka kasi, matalino ka na, lalo kang dadagdagan yan. Tsaka pag kinausap ka, kunwari, kausap ko si Shanna, tapos kausap ko si Brother James, pareho ba kaming yung usapan namin ni Shanna tsaka ni Brother James? So, syempre, hindi. Pag nag-usap kami dito, talagang, matalino sa matalino, di ba? Kasi, andun na yung level eh. So, kaya I believe, ganun to sa taga-Colossians. Amen? Kumbaga, mga ano to, first on and then, section 1. Section 1, yun. Anyway, tayo naman, pwede tayo maging section 1 spiritually, amen? Kaya, kahit hindi kayo honor, sa school sana honor kayo spiritual, amen? Pwede ba yung pastor, huling nga ako sa klase. Kung magtiwala ka sa Diyos, dito ka mag-focus. Ngayon, again, di ko sinasabing iwanan mo yung school mo, yung trabaho mo, ha? Bigyan mo ng tamang priority. Balance. Kasi nga, makakatulong din naman sa iyo, spiritual. Puro aral ka eh. Mamaya, gibasa ka ng English, hindi ka pala mag-English. Hindi dito mo aralin din. Balance lang. Amen? So, next week, tapusin natin yung chapter 1. Amen? Amen. Lakas ng amen nyo kasi tapos na. Gusto ko lang balikan, ha? Basta yung focus natin kanina. Itong panalangin ko sa inyo. Amen? Mapuspos kayo, mapuno kayo ng pangunawa ng kalooban ng Diyos. Amen? Gusto ko, yun yung ano nyo, lagi iniisip. Ano ba ang gusto ng Diyos? Ano ba gusto ng Diyos? Ano ang gusto ng Diyos? Ano yung papasaya sa Diyos? Ano yung papalungkot sa Diyos? Ayun yung iiwanan ko. Ano yung galit ng Diyos? Ay, iiwasan ko yun. Amen? Yung mga kasira sa akin, sa church, sa kalusugan ko. Amen? Spiritual, sarili kong pati yung pamilya ko. Iwasan ko yung galit ng Diyos dun eh. Amen? Ano yan? Mga bata, ano yung dapat yung iwasan? Tatameme kayo. Ano yung dapat yung iwasan bilang mga bata? Mga teens. Unbelievable. Ha? Ano nga po yun? Ba't yung adult na sumasagot? Kaya tanong ko yung... Sobrang kasiyahan. Kaibigang bakla. Obvious na yun. Malagang galit ang Diyos niya. Rap! Ano dapat ang iwasan? Balikan kita, Julia. Bisyo. Bakla. Sinungaling. Alamat, generic yun, pero napaka-importante nun. Amen? Minsan yung iba sa atin, nasa church, sinungaling. Medyo lang, pastor, eh. Todo muna. Amen? Kanta sa libutan. Ha?
Sabi na lahat, unbeliever, mayabang, maling todo. Mga bad words. Nakaw. Sa mga teens lang ako to. Joshua. Ha? Tamad. Tamad, yan. Iwasan niyo yung mga bata yung tamad-tamad. Alam niyo na yan. Alam niyo yung tamad. Alam niyo na yung masipag. Mag-focus kayo sa masipag. Huwag niyong hayaan na tamad kayo. Amen. Masabuyan ka pa nun. Ang sakit naman. Eh. Magsipag ka. Amen. Matampuin. Ano pa? Mayabang. Ano pa? A pride. Love life. Yung nahihintay ko eh. Diba? Baka mga tingnan po nga yung mga post nyo. Yung nasasakyan nyo, dapat mababaw sa inyo, nakafocus kayo sa ano. Darating yun eh. Lalo pag tiwala kayo sa Panginoon, diba? Hindi kayo nagmamadali. Pogi ko eh. Ito magmamadali. Oo, oh, ang dami naman dyan. Sa dami nyan. Masipag ka, tapos maayos yung tao. Hindi ka makawala. Sinasabi ko sa inyo. Ikaw yung mamimili. Amen, my young people. Amen. So alamin niyo dapat yan, anong gusto ng Diyos, anong gusto ng Diyos, ano yung ayaw ng Diyos, iwanan mo. Yung gusto ng gusto ng Diyos, ano yun? Soul winning. Ano niyan, perfectin niyo yan. Ang ganda niyan. Kasi gusto, pwede lang, puro ganyan na lang eh, kaso hindi rin. Tsaka maganda rin, pag nakapagpahinga kayo, diba, na ano niyo yung ako, pag yung mga na-encounter ko this week, na ano ko, nare-recount ko yun eh. Amen. So, na-share ko nga rin sa inyo iba. Maganda rin yung may pahinga. Pero, pag ano, banat. Next time, huwag kang papayag na zero. Okay? Huwag mo na ipipilit na ano. Pero, amen. Yan ang pinakagusto ng Panginoon. So, yun. So, basa kayo ng basa. Sino nahihirapan magbasa? Mag-aral lang. Unti-unti. Kahapon, ang haba ng binasa ko eh. Kasi na ano ako eh, na-delay. Sarap eh, kasi pag ano, numbers, sarap basahin kasi manahin pa na kukuhang bago eh. Ilang beses ko na nabasa yun eh. Pero basa lang ng basa, amen? Okay, so let's pray. Yan ang Colossians. Filled with the knowledge of His will. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong bago naming series, Panginoon. I pray na excited to my Lord, kahit po ito ay parang just another book, just another epistle, to just another church, Panginoon. Actually, may mga characteristic, Panginoon, yung mga churches, may pagkakapareho, may iba din. So, I pray, makuha namin yung dinamnam, Panginoon, ng inyong salita. At for the rest of the week, Panginoon, maglingkod kami tapat sa inyo, Panginoon. Especially yung mga dinadala din, may problema, no? Magtiwala lang po kami sa inyo. Gawin yung dapat namin gawin at makakaasa mo kami, Panginoon, na kayo po itutulong hindi lang sa konting paraan but napakagandang pagtulong niyo, Panginoon, dahil kayo po may kapangyarihan sa lahat ng bagay, matalino rin po kayo, alam niyo lahat. Nawa, mag-excited kami, Lord, sa aking buhay, Kristiyano. Maglilingkod sa inyo yung mga nag-aaral pa lang, Panginoon. Patnubayan niyo po sila, Lord, sa anong bagay sa winning, ano man yan. Nawa'y journey nila, Lord, sa pagiging lingkod nila, Lord, ay maging maayos. Kung may talagang problema, talagang pagkakasala din, Panginoon, patawarin niyo pong bawat isa kami. At may bangon, Panginoon, kung paano kami dapat bumangon, doon po kami. At hindi ka magkunwari, Panginoon, nabanggit kanina, pag-isinungaling, Panginoon, very common niya, Panginoon, iba-ibang form. But I pray na kayo po tutulong sa bawat isa. Ang dami po, Lord, na kayo po malalating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.